Magandang araw sa inyong lahat mga katribo. Ang kwentong ito ay pagpapatuloy ng mga pangyayari kung saan nasasangkot ang isang mabuti at tapat na albularyo na si Tata Estong. Malalim na ang gabi at tahimik na ang kalye nang may tatlong lasenggo ang papadaan sa isang bakanteng lote na kinatatakutan ng mga taga roon. Naghamunan ang tatlo kung sino sa kanila ang matapang at malakas ang loob. Nagtawanan ang mga ito at handang kumasa sa hamon ng bawat isa. Akma na silang hahakbang papasok sa entrada ng bakanteng lote nang may sumusot-sot mula sa loob. Magkakasunod na sot-sot yon na parang isang grupo ang nandoon sa loob. Tila na himasmasan sa kanilang pagkalasing ang tatlo sa narinig at nagunahan sa pagtakbo. Madalas na may mga dumaraan at mabilis na nilalagpasan ang bahaging yon ng daan dahil sa mga sutsot na naririnig mula sa loob. Ang ilan sa mga dumaraan ay napapalingon pero agad na tumatakbo dahil ang bahaging yon ay abandonado. Napabakuran ang bakanting lote ng chicken wire at yero na pinagtabi-tabi. May ginawaring gate na yari sa yero. Pero papasira na yon at marupok na, kaya nakabuka na ng kaunti. Sa looban ng malawak na loteng yon ay maraming puno at nagtataasang talahib. Kapag gabi ay sadyang madilim at nakakakilabot ang pakiramdam kapag malapit ka na sa bahaging yon. Lalo at tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Ang paniniwala ng karamihan ay pinamumugaran ang loteng yon ng iba't ibang mga elemento gaya ng kapre, duwende at tikbalang. May ilang pumapasok doon sa umaga para tiyakin kung may tao bang nakatira sa gumuhong kubo sa pinakalooban nun. Pero wala naman. Sa umaga ay nagiging usap-usapan ang mga karanasan ng taga roon tungkol sa mga kakaibang nilalang na gumagala sa paligid nila. Ang pinag-uusapang bakanting lote ay malapit sa pampublikong paaralan at palengke. Maging sa palengke ay madalas mapagkwentuhan na may mga nakatira daw na mga maligno at aswang sa bahaging yon. Samantala, isang tanghali, naglalakad si Leia sa makitid na iskinita patungong bahay ng kanyang kasintahan. Hindi man lang niya pinansin ang mga nagchichismisang kakilala noong batiin siya dahil sa malalim ang kanyang iniisip. Baon niya sa kanyang alaala ang mga salitang sinabi ng doktor na nagsasabing siya'y buntis. Paulit-ulit yung umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga kasabay ng pag-aalala kung ano ang kahihinatnan niya kapag nalaman ng kanyang kasintahan ng kanyang sitwasyon. Ipinikit niya ang mga mata at naramdaman ang init ng araw sa kanyang balat. Ang mga tao na kanyang nasasalubong ay tila mga imaheng dinadala lang ng hangin na naglalakad. Hindi niya ang mga ito gaanong napapansin dahil sa pagiging lutang ng kanyang isip. Hindi niya alam kung paano itutuloy ang kanyang buhay gayong 16 na taong gulang pa lamang siya. Nag-aaral pa at walang natatanggap na suporta mula sa kanyang pamilya. Iniwan na sila ng kanyang ina sa kanilang ama. At ang kanilang ama naman ay isang malupit na lasinggero. Nambubugbog ito kapag hindi nakapagbigay ang ate niyang si Elsa ng pang-inom nito. Kapag wala ang ate niya, ay siya ang pinagbubuhatan ng kamay. Kahit sa kaunting pagkakamali lang. Naalala niya ang kanyang kaibigang si Megan, ang tanging taong kaedad niya na may alam sa kanyang sitwasyon. Tinawagan niya ito at ipinalam na positive ang result ng pregnancy test. Maging ang doktor na kanyang pinagpa-check upan ay kinumpirmang siya nga ay buntis. Alam ng kanyang kaibigang si Megan na nagkakalabuan na sila ng nobyo niyang si Henry, kaya naman gulong-gulo ang isip niya. Noong makausap niya ang kaibigan, ay pinayuhan siya nito na puntahan ang kasintahan at sabihin ang sitwasyon niya. Dalawa raw silang bumuo ng batang yon, kaya dapat dalawa rin silang papasan ng problema. Kinakabahan man
ay kinailangan niyang harapin ang una sa listahan ng kanyang magkakapatong na problema. Yun ay ang ipaalam sa kasintahan na nagbunga ang kanilang madalas na pagpapaligaya. Umaasa siyang tutulungan siya nito at hindi iiwan sa ere. Gayong noong mga panahong pinipilit siya nito na gawin nila ang bagay na yon, ay nangako si Henry na kahit anong mangyari ay hindi siya iiwanan at kung may mabuo ay pananagutan siya nito. Nagpatuloy si Leia sa kanyang paglalakad patungo sa bahay ng kasintahang si Henry. Malapit na siya sa bahay ng binata nang makaramdam ng bugso ng damdamin. Kinabahan siya bigla sa kung ano ang magiging reaksyon ni Henry oras na malaman nito na buntis siya. Maaari itong magalit, magulat o itakwil siya at sabihing hindi ito ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Pero wala na siyang ibang mapupuntahan. Kailangan niya ng tulong at wala na siyang ibang malalapitan para sa problemang yon. Noong makarating siya sa tapat ng bahay ni Henry, napagtanto niyang hindi pa pala siya handa. Kakaiba ang kanyang takot na hindi niya pa nararanasan sa tanang buhay niya. Pero wala nang atrasan yon dahil naroon na siya. Lumakad siya patungo sa pinto at pinindot ang doorbell. Ilang segundo ang lumipas ay bumukas ang pinto at si Henry ang naroon na nagbukas. Tila gulat na gulat ang binata noong makita siya. Hindi pa man niya nasisimulang magsalita ay biglang tumunog ang cellphone ng binata na agad nitong sinagot. Pagkatapos ay tinignan si Leia na parang gusto na siyang paalisin. Kaya't hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Mabilis niyang sinambit ang mga katagang. Henry, buntis ako at ikaw ang ama. Ilang pirasong kataga na nagdulot ng kakaibang emosyon sa lalaki. Bigla itong namutla at pinagpawisan ng malamig. Inaasahan na ni Leia ang reaksyon niyo ng kasintahan. Pero mas masakit pala kapag nakita mo talaga ng harap-harapan. Nanahimik si Henry at nakatitig lang ng masama kay Leia. Ramdam ni Leia ang malalim na pag-iisip nito. At pagkalipas ng ilang minuto ay tumingin sa malayo habang bumubuntong hininga. Noong muling tumingin sa kanya ay tsaka ito nagsalita. Sigurado kang akin yan? Tila hihimatayin si Leia pagkarinig ng tanong na yon. Dahil si Henry lamang ang bukod-tanging lalaking nakahawak sa katawan niya. Maliban doon, hindi siya pakawalang babae. Ang nais niya lang gawin ay manatili sa bahay at mag-aral para hindi siya pagbuhatan ng kamay ng kanyang ama. Kapag umuwi yon, nawala siya. Kahit halo-halong emosyon ang lumulukob sa kanya, ay tinatagan ni Leia ang kanyang kalooban at sinabing, "Oo Henry, ikaw ang ama nito. Wala naman akong ibang naging boyfriend maliban sa'yo eh." Tinalikuran siya ng lalaki, pero hindi naman yung nagsara ng pinto. Hindi alam ni Leia kung aalis na ba siya o maghihintay pa. Eh dahil sa nagsimula ng bumuhos ang kanyang luha, kaya pinili niyang tumayo na lang muna roon. Baka bigla siyang himatayin sa daan. Makalipas ang ilang saglit ay bumalik si Henry, dala ang lilibuhing pera na nakatali sa goma. "Oh, etong pera. Ipalaglag mo ang batang yan habang maaga pa. Wala akong balak panagutan yan. Hindi pa ako handa sa ganyang pananagutan. At marami pa akong pangarap na gustong matupad." Hindi gumagalaw si Leia. Hindi niya tinatanggap ang pera. Dahil maliban sa pera ay kailangan niya rin ng karamay sa problemang dinadala. "Oh, bahala ka na dyan kung pupulutin mo o hindi. Basta wag na wag ka na magpapakita rito. Kung ayaw mong ipadampot ka pa ni Mami sa mga tanod." Wika pa ni Henry, sabay hagis ng pera sa dibdib ni Leia. Tumalikod na yon at muli nang pumasok ng bahay. Nakatulala lang si Leia habang nakatitig sa bugkos ng pera sa sahig. Alam niyang kailangan niya rin talaga ang perang yon, kaya maling pairali ng kanyang pride sa ganoong sitwasyon. Umikit si Leia at sinabi sa sarili na itutuloy niya ang kanyang ipinagbubuntis. Alam niyang mahirap, pero hindi niya magagawang sundin ang utos ni Henry na ipalaglag ang sarili nilang anak.
Inayos niya ang sarili at dinampot ang pera, tsaka umuwi ng kanilang bahay. Pagkarating ng bahay ay sinalubong niya ang kanyang ama na medyo lasing pa dahil umaga na yun umuwi mula sa magdamag na inuman. Uy Leia, saka na naman galing ha? Kanina ko pa nakita na umuwi ang kaklase mong si Rowell, yung anak ni Parent Tisoy. Eh bakit ngayon ka lang? Siguro, naipagkita ka na naman sa boyfriend mo, no? Hindi po tay, galing po akong bumili ng mga gagamitin ko para sa project. Project baka mo? Wala naman akong nakikita ang mga pinamili. Ginagawa mo talaga akong tanga ha? Itong sayo! Isang malakas na sampal ang binigay sa kanya ng kanyang ama. Alam mong ayaw na ayaw kong pinagsisinungalingan ako. Ito ang dapat sa'yo! Sinipa si Leia ng kanyang ama ng 3 beses sa sikmura hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Teka, ano yung nasa bulsa ng blouse mo? Bakit may magandang kutuba ko rito? Wika pa ng ama sabay dukot sa bulsa ng blouse ni Leia at doon nakita ang nakabugkos na pera na bigay ni Henry. Walang yakang bata ka. Wala kang utang na loob. Akong nagpapalamon sa inyo mula ng pagkabata. Tapos ngayon, para sa kakaunting kaligayahan ko, ay pagdadamutan niyo ko. Diyan ka na nga! Wika pa ng tatay ni Leia at agad umalis upang hanapin ang kanyang mga kumparing madalas makasama sa inuman. Iniwan si Leia ng kanyang ama ng walang malay. Nagising si Leia dahil sa mga yugyug sa kanya ng kanyang ate Elsa. Leia! Leia! Ano nangyari sa'yo? Si tatay bang may gawa nito? Sunod-sunod nitong tanong pero hindi agad makasagot si Leia dahil nagsisimula pa lang siyang mabalik sa ulirat. Noong magising ay nakita niyang may sinusuri ang kanyang ate sa kamay. Pulang likido yon at malapot. Leia! Dinatnan ka ba? Bakit maraming dugo lumalabas sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Leia sa narinig. Ate, ate buntis ako. Anak ko ate, baka napano na siya. Tulungan mo akong mailigtas siya. Kinapakapa ni Leia ang kanyang bulsa kung saan niya inilagay ang pera. Anong hinahanap mo Leia? Ate, ate ang pera ko nawawala. Anong pera? Yung perang binigay ni Henry para magamit ko raw sa pagpapalaglag sa bata. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yan. Matapos niyang magpakasarap, sasabihin niya lang na ipalaglag ang naging bunga ng ginawa niya sa'yo! Ate, ate dalhin mo ko sa ospital o sa klinik. Baka may ligtas pa ang anak ko. Pero daanan mo muna si Megan. Dahil may alam siyang murang klinika na pinupuntahan ng mga estudyanteng maaga na bubuntis. Wika pa ni Leia at nawalan siya uli ng malay. Dali-daling tumawag ng tricycle si Elsa at ipinabuhat ang kapatid papasakay sa tricycle. Una nilang tinungo ay ang boarding house ni Megan. Hindi makapaniwala si Megan sa nangyari kay Leia. Agad siyang umangkas sa likuran ng tricycle at sinabi sa driver ang lugar kung saan yung alam niya na klinika na lihim na pinupuntahan ng mga estudyante. Pagkarating doon ay sinabi noong namamahala na isang hindi lisensyadong midwife na malabo ng mailigtas ang bata. Maging ang buhay ni Leia ay nanganganib na rin. Kaya raraspahin na lang siya para kunin ang mga bahagi ng bata na naroon sa loob. Wala na rin naman yung pag-asa pang mabuhay. Sa kabutihang palad ay nakaligtas sa tiyak na kapahamakan si Leia, pero tuluyan na ngang nawala sa kanya ang kanyang anak. Pinaghatian ni na Elsa at ni Megan ang ibinayad doon sa klinik. Niresetahan din siya ng mga vitamins at antibiotic para sa kanyang mabilis na paglakas at hindi magkaroon ng infeksyon. Kinabukasan na sila pinalis ng midwife dahil makakasama lang kay Leia kung babiyahin na siya agad, gayong halos 2 oras pa lang ang lumipas magmula noong siya ay iraspa. Kinabukasan, bago umuwi ay binilinan si Leia ng midwife na huwag munang magbubuhat ng mabibigat at magpalakas sa bahay para hindi duguin at mabinat.
Iniabot nito ang kahon kung saan nakalagay ang anak niya o yung nakuhang fetus. Kahit nang hihina ay nakiusap si Leia sa kanyang ate na dalhin siya sa isang bakanting lote at doon sila nagbungkal ng paglilibingan ng kanyang anak na nakalagay sa kahon. Naghihinagpis ang kanyang puso habang humihingi ng paumanhin sa anak dahil hindi niya ito naipagtanggol para magkaroon ng pagkakataon na masilayan ang mundo. Pero naging malupit ang tadhana. Nanlalata siya at iikay-ika noong makauwi ng bahay. Ang kanyang ate Elsa ang siyang nag-alaga sa kanya at sa kabutihang palad ay magdadalawang linggo nang hindi umuwi ang kanilang ama. Hindi na rin nila ito tinanong kung saan nagpunta noong makauwi dahil kung magtatanong pa sila ay siguradong bugbog at pasalang ang makukuha nila. Pagkalipas ng 2 linggo ay muli nang pumasok sa paaralan si Leia. Desidido siyang makapagtapos ng pag-aaral at nasa grade 10 na siya. Pagkarating sa paaralan ay agad na siyang nagpunta sa principal's office at sinabing nagkaroon siya ng malubhang trangkaso kaya hindi nakapasok. Maging ang kanyang advisor ay kinausap niya na rin para hindi na siya tanungin noon sa mismong klase. Ayaw niya kasing malaman ng lahat ang totoong dahilan ng kanyang pag-absent ng matagal. Lalo na ang kanyang pagbubuntis at pagpapalaglag. Hinahapunan, pagka-uwi ay bumili siya ng kandila bago nagtungo doon sa bakanting lote kung saan niya inilibing ang kanyang anak. Dala niya rin ang paborito niyang manika at inilagay niya yon sa ibabaw ng pinaglibingan niya sa kanyang anak. Sinindihan ni Leia ang kandila at agad nagliwanag sa madilim na bahagi noong bakanting lote. Timtim siyang nag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ng anak niyang pinagkaitan ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ibabaw. Pumatakang masaganang luha sa kanyang magkabilang mata. Natigil lang siya sa kanyang pag-iyak nang makarinig ng kaluskos sa paligid. Nilingan niya ang tingin sa bakanting lote na may matataas na damong ligaw. Sa kanyang paligid, biglang may mga maririnig na mga tunog ng tilian ng mga bata na parabang naglalaro, mga hagik-gik na puno ng kaligayahan, ang iba ay pag-iyak ng sanggol. Nagtayuan ang mga balahibo ni Leia sa katawan. Hindi niya makita kung saan nagmumula ang mga tawa at iyak na yon. Dahil sa nadaramang takot ay nagdesisyon na siyang lumayo sa lugar. Dahil mukhang hindi na normal ang mga nangyayari. Hindi pa man siya nakakalabas ng bakanting lote ay napansinan niya ang maliit na itim na tao na parang singlaki ng sanggol. Kapansin-pansin ang mga mapupulang mata ng mga ito habang nakatitig sa kanya. Nakalabas sa mga bibigang matatalim na mga ngipin. Dahil sa nakita ay nakaramdam si Leia ng takot. Nagmamadali siyang tumakbo papalayo. Wala na siyang pakialam kahit matanggal at maiwan ang suot na sapatos. Ang mahalaga ay matakasan ang mga humahabol sa kanya na maliliit pero mababangis na nilalang. Dinig pa rin niya ang marami ngunit maliliit na yabag ng mga paa kasabay ng matitinis na hagik-gik ng mga yon na nakasunod sa kanya. Alam niyang mga tiyanak ang nakita niya. Hindi naman kasi bago sa kanya ang mga kwento tungkol sa mga maliliit na laman lupa na nasa anyong mga sanggol na pumipinsala sa mga tao. Habulhin nga si Leia nang makarating sa sakayan ng jeep. Nilingon niya ang pinanggalingan at nakahinga ng maluwag nang makitang wala na ang mga maliliit na taong humahabol sa kanya. Dama niya ang hapo sa ginawang pagtakbo. Pagkarating ng bahay ay napaupo siya sa likod ng pinto ng silid nilang magkapatid. Nakaramdam siya ng pagsakit ng puson, tsaka napansin na umaagos ang masaganang dugo sa hita niya. Muli siyang kinabahan. Mukhang hindi pa rin naghihilom ang kanyang sinapupunan. Nakakatapos palang maraspa. Kailangan niyang kumalma at tumahimik bago pa dumating ang kanyang ate Elsa. Siguradong magagalit yun sa kanya. Sinabihan kasi siya na huwag munang pumasok sa eskwela dahil baka mabinat siya. Pero naging mapilit siya dahil ayaw niyang mas dumami pa ang kanyang absent. Tapos malalaman pa na nagpunta siya sa bakanting lugar na yon kahit alanganin na oras na.
Nilakasan niya ang loob, tsaka pasuray-suray na tinungo ang banyo. Kahit nanlalata ay hinugasan niya ang kanyang kasilanan at nilagyan ng napkin. Tsaka niya sinabuna ng mga hita para maalis ang bahid ng dugo doon. Matagal din ang pagtitiis bago muling kumalma ang pagsakit ng kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay papanawan siya ng ulirat dahil sa dami ng dugong umagos sa kanya. May ilang saglit ang lumipas nang tumigil na rin ang pagdurugo. Nagpasalamat siya ng taimtim dahil hindi na niya kailangang magpa-ospital. Alam niyang may utang pa siya kay Megan sa ipinambayad sa klinik at yung perang ginamit ng kanyang ate ay dapat para sa pambayad ng kuryente at tubig. Noong sa tingin niya ay kaya niya nang tumayo, ay sinimulan niya ng linisan ang mga patak ng dugo sa sahig at ibinabad ang pinaghubaran. Pagkatapos ay itinulog niya ang nararamdamang panghihina. Kinabukasan, inaapoy siya ng lagnat. Hindi pumasok ang ate niya sa trabaho para alagaan siya. Tinanong siya ng kanyang ate kung anong nangyari noong nakaraang gabi at bakit siya dinugo. Nakita raw nito ang iba pang bahid ng dugo na naiwan sa sahig ng banyo, pati na ang mantsa sa inidoro. Wala na nga siyang nagawa kundi ang umamin sa nangyari. Nadumalaw siya sa puntod ng kanyang anak at hinabol siya ng mga anyong sanggol na nilalang. Kahit nakaramdam ng inis dahil sa katigasan ng ulo ng kapatid, ay wala nang nagawa ang kanyang ate. Sinabihan na lang siya na kumain ng marami at magpahinga para pareho na silang makabalik sa kanilang mga obligasyon. Siya sa paaralan at ang ate niya naman ay sa trabaho dahil ilang araw na rin itong umabsent dahil sa pag-aalaga sa kanya. Samantala, sa kabilang banda, naghahanda si Tata Estong para sa paglalakbay at panggagamot sa iba't ibang lugar. Una niyang dadayuhin ang lugar kung saan may narinig siyang maraming kwentong kababalaghan mula sa mga tikbalang hanggang sa engkanto at iba't ibang elemento. Noong maihanda na ang mga dadalhin, ay umalis na siya ng kanyang bahay. Lagpas ng katanghalian nang makarating si Tata Estong sa kabanatuan. Saglit siyang naglakad-lakad at nagpahinga sa isang tindahan kung saan marami ang mga nag-uumpukang mga ginang at nagchichismisan. Hanggang sa makarating ang usapan ng mga yon tungkol sa mga naglalakad na anino sa kagubatan, mga nagpapakitang engkanto at ang pagpapakita ng mga tikbalang. May mga namataan ding daw na aswang na nag-anyong baboy at tiyanak na pagala-gala sa alanganing oras. Ang pinakahuling pinag-usapan ay yung tungkol sa mga nagpapakitang tiyanak sa isang bakanting lote. Una raw napapansin ng mga taong nakakainkwentro noon ay ang mga hagik-gika ng boses ng mga bata. At kapag hindi pinansin, ay masusundan ang iyak ng mga sanggol. Siyempre, dahil normal sa mga tao ang mag-alala kapag nakarinig ng iyak ng sanggol, kaya agad namang lalapit sa bakanting lote at hahanapin ang pinagmumula ng iyak. Baka raw kasi may inang nag-abandona ng anak at iniwan na lang doon. Pero isang nakakatakot na eksena ang maaabutan dahil makikita sa loob ang maraming mga sanggol na may matutulis ng ngipin at mapupulang mata. Tsaka na mga habol ng mga taong pumapasok sa loteng yon. Napukaw ang atensyon ni Tata Estong dahil sa narinig. Alam niyang ang mga tiyanak ay mga hindi matahimik na espiritu ng mga sanggol na hindi na ipanganak at hindi na basbasan ng simbahan bago mailibing. Humihingi sila ng hustisya at humihiling din na sana ay mailibing ng maayos. Gustong malaman ni Tata Estong kung saan ang lugar na sinasabi noong nagkukwentong babae. Kaso nga lang, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil bigla itong tinawag ng asawa. Naisip ni Tata Estong na kailangan niya nang makahanap agad ng matutuluyang bahay bago pa sumapit ang gabi. Kaya umalis na rin siya agad at doon napadpad, malapit sa pampublikong paaralan. Doon na rin siya nakakita ng maliit na bahay na matutuluyan.
pagmamay-ari ng isang ginang na may tindahan at ilang hakbang mula sa tindahan ng mga bahay na paupahan. Maari niyang gamitin ang ikalawang silid para sa mga gagamutin niyang pasyente, ang isa naman ay ang kanyang magiging kwartong tulugan. Dahil sa hapon na, kaya nagsaayos na lang muna siya ng mga gamit at nagpapahinga. Balak niya, sa kinabukasan na siya mag-iikot sa lugar at makikipag-usap sa mga taga roon upang makahanap ng mga taong kanyang matutulungan. Kinabukasan ay nag-ikot si Tata Estong para maghanap ng maaaring gamutin. Abala siya sa pagtatanong-tanong hanggang sa inabot ng hapon. Pauwi na siya sa inuupahang bahay nang mapansin niya ang isang babaeng estudyante na namumutla habang naglalakad. Alam ni Tata Estong kapag ang isang tao ay nasa bingit na ng kamatayan, maliban sa literal na panghihina ng itsura, nakikita niya rin ang paglabo ng aura nito na tila usok na unti-unting sumasama sa hangin. Ganoon ang kasalukuyan niyang nakikita sa estudyanteng yun. Binilisan niya pa ang kanyang paglalakad dahil sa tingin niya, minuto na lang ang bibilangin ay mawawala na yun ng malay. At sakto nga na nakalapit siya sa dalaga ay bigla yung nahimatay. Agad niyang sinalo at sinalat ang noo. Nanlalamig ang estudyante pero tagaktak naman ang pawis sa noo. Binuhat niya ito para dalhin sana sa ospital. Pero bumulong ang estudyante na huwag siyang dadalhin doon kasunod ng mahinang pag-iling. Napansin ni Tata Estong ang bakas ng dugo sa binti nito kaya hindi siya pumayag. Kahit isa siyang albularyo ay malaki pa rin ang paggalang ni Tata Estong sa mga doktor na nagpakadalubhasa sa matagal na panahon upang lunasan ang karamdaman ng mga tao. Naniniwala rin siya na may mga bagay talaga na nangangailangan ng atensyong medikal. Para sa kanya, para sa mga doktor ang usaping medikal. Sa kanya naman ang spiritual, kagaya na lang ng mga nakulam o napaglaruan ng mga lamanlupa. Dinala niya ang estudyante sa pinakamalapit na paggamutan ng lugar. Noong makarating sa ospital, ay agad inasikaso ng mga nurse at doktor ang dalaga. Dahil sa hawak niya ang bag ng dalaga kaya nakapa niya sa gilid na meron itong cellphone. Nakabukas yon at may text na hindi natapos. Nagpunta siya sa phone book at naghanap ng pangalan na maaari niyang tawagan. Ang inaasahan niyang makita ay numero ng nanay o tatay. Pero wala. Hindi rin siya makapag-decide kung sino sa mga pangalan na nagsisimula sa ate ang dapat tawagan. Dahil halos 20 sa mga pangalan ang may nakalagay na ate sa simula. Hanggang sa makita niya ang pangalang Megan Best Friend. Yun ang naisip niyang tawagan. Baka sakaling mas makakatulong yon sa pagsasabi sa magulang noong dalaga. Tinatawagan ni Tata Estong ang numerong may pangalang Megan. Pero hindi yun sumasagot. Kaya nag-text na lang siya at sinabing, "Miss, kung kaibigan mo ang may-ari ng teleponong ito, puntahan mo siya dito sa ospital. Nahimatay siya sa daan at ako ang nakakita. Ipaalam mo na rin sa nanay at tatay niya para makapunta rin sila rito." Sa bahagi naman ng mga nurse at doktor na sumusuri sa dalaga, natuklasan nilang may internal bleeding ito mula sa loob mismo ng sinapupunan na ibig sabihin ay bago lang itong nagpa-abort. Kailangan itong manatili sa ospital para mabigyan ng tamang gamot at mapigilan ang pagtutuloy-tuloy ng pagdurugo. Dahil kung hindi, manganganib ang buhay nito, lalo at mukhang matagal na pala itong dinudugo. Pinagsawalang bahala lang at ginagamitan lang ng pads para may sumalo ng dugo. Makalipas ang kalahating oras, ay may pumasok sa main entrance na dalawang dalaga. Ang isa noon ay nahahawig sa dalagang dinala ni Tata Estong sa ospital. Kaya inisip na agad ng manggagamot na maaring iyon ay kapatid o kamag-anak. Agad ding nakita nila Elsa at Mega ng isang matanda na hawak-hawak ang bag ni Leia.
Manong, kayo po ba yung nag-text sa akin? Ikaw si Megan, iha. Opo. Ito naman po si Elsa, nakakatandang kapatid ni Leia. Leia pala ang pangalan ng batang yon. Hindi ko na siya nagawa pang matanong dahil nawala na siya ng malay. Kaya kanina pa nga ang mga nurse pabalik-balik dito at nagtatanong kung may dumating na raw ba na kaanak. Ilang saglit pa ay may lumabas na doktor mula sa emergency room. Sino po ang kamag-anak nung dalagang dinala ni Tatang, yung dinudugo? Agad namang sumagot si Elsa. Ako po, ate niya po ako. Lalo pang lumapit sa kanila ang doktor. Ayon sa aking pagsasuri, ang dahilan ng kanyang pagdurugoy mula sa isinagawang aborsyon sa kanya. Hindi malinis ang pagkakagawa. May mga naiwan pa sa loob na siyang na-irritate, kaya patuloy sa pagdurugo. Well, nagawa na namin yung maalis. Tinurukan namin siya ng mild anesthesia para hindi niya magaanong maramdaman ang sakit sa loob. Kailangan niya na lang ng mahabang pahinga hanggang sa tuluyang maghilom ang sugat niya. Nililinisan na lang siya ng mga nurse tapos dadalhin na siya sa ward. Doon niya na siya pwedeng bantayan. Maraming salamat po, Doc. Sagot naman ni na Megan at Elsa. Tapos umalis na ang doktor. Naupo ang dalawa sa hilera ng inuupuan ni Tata Estong. Ikinuwento ni Elsa na noong nakaraang gabi pa, nagsimula ang pagbi-bleeding ni Leia. Matapos itong habulin ng mga mababangis na nilalang sa may bakanting lote. Tinanong naman ni Tata Estong na bakit naman siya napunta sa bakanting lote ng ganoong oras. Nagtinginan pa sina Megan at Elsa bago nagsimulang magkwento. Inamin nila na doon lang sa bakanting lote nila inilibing ang sanggol na ipinalaglag ni Leia. Dinudugo na rin yon ng todo, kaya wala nang ibang paraan kundi ang ipalaglag na lang. At doon nga inilibing sa bakanting lote. Hanggang sa mabanggit din ni Megan na minsan na rin siyang nakagat ng isa sa mga tiyanak na nanghahabol roon. Napatingin naman sa kanya si Tata Estong at tinanong kung ano rin ang kanyang ginagawa sa loteng yon. Saglit na napahinto si Megan. Dahil ayaw niya rin sanang may iba pang makaalam ng sikreto niya. Pero wala na siyang magagawa. Nasabi niya na. Ikinuwento niya na nagpalaglag din siya ng sanggol at sa bakanting loteng yon inilibing. Isang hapon matapos ang klase ay dumalaw rin siya roon upang magtirik ng kandila. At gaya ng kwento ni Leia, nakarinig din siya ng mga hagik-gika ng mga bata at sa katagalan ay napalitan ng iyakan. Dahil sa kaba ay agad na rin siyang tumayo para umalis. Pero nasa likuran niya na yung mga mababangis na mga sanggol, kaya agad na siyang nagtatakbo. Dahil sa ikalawang linggo pa lang din magmula ng kanyang pagpapalaglag, kaya hindi pa siya ganoon kalakas at mabagal ang pagtakbo. Kaya naabutan siya ng isa sa mga tiyanak at nakagat siya sa binti. Iniangat ni Megan ang palda at saka ay pinakita ang marka ng mga maliliit na ngipin sa binti nito. Bakas pa ang peklat na naroon. Nanlaban daw ito sa mga nilalang matapos siyang pagtulungan, kaya muli siyang nakatayo at nakatakbo. Mula raw noon ay hindi na siya muli pang bumalik doon sa bakanting lote sa takot na muling atakihin ng mga tiyanak. Nakiusap si Tata Estong na kailangan niya ang tulong ng dalawa para matapos na ang pamiminsala ng mga tiyanak. Agad namang nagtanong si Megan kung paano yon mapapatay. Ang sabi naman ni Tata Estong na hindi yon kailangang patayin dahil ang mga tiyanak ay kaluluwa ng mga hindi matahimik na sanggol. Mga sanggol na inilibing ng hindi nababasbasan. Kaya humahanap sila ng hustisya sa kanilang pagkamatay. Kaya ayaw pang tumawid sa kanilang patutunguhan. Ang kailangan nila ay tulong para makatawid na sa kabilang buhay at matigil na ang paggambala sa mga buhay sa mundong ito. Noong una ay ayaw pa ng dalawa dahil natatakot daw sila. Pero sinabi ni Tata Estong na walang dapat ikatakot dahil isa siyang albularyo at sisiguraduhin niyang hindi sila masasaktan ng mga tiyanak. Saglit na tumahimik si Megan
Tsaka marahang tumango. Sumang-ayon na rin si Elsa para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng kanyang pamangkin. Sinabi ni Tata Estong na hintayin lang siya at kukunin niya ang kanyang mga kakailanganing kagamitan sa kanyang inuupahang bahay. Naiwan ang dalawa sa ospital. Samantalang si Tata Estong naman ay umuwi sa kanyang bahay upang kumuha ng mga gamit pati na ng pera na ipangbabayad niya sa bill sa ospital ng dalagang kanyang tinulungan. Kinagabihan ay muli nang bumalik si Tata Estong sa ospital. Naroon na naghihintay sa kanya ang dalawa, pero bago siya nagpakita ay nagpunta muna siya sa billing station upang bayaran ng hospital bills at mga gamot ni Leia. Bago umalis ay inihabilin muna ni Elsa ang kapatid sa isang nurse. Sinabi niyang bibili lang ng pagkain at babalik rin agad. Sabi naman ng nurse na oo sige, dadaan-daanan niya na lang to. May mga gawain pa rin kasi siyang rounds sa ibang mga pasyente. Umalis na nga ang tatlo sa ospital at nagpunta sa kinaroroonan ng bakanting lote. Pagkarating ay agad silang pumasok sa nakabukas na harang na yero. Dala ni Tata Estong ang ilang mga gamit na pang-albularyo na kasunod sa kanyang likuran sina Megan at Elsa. Dala ang ipinahiram na buntot pagi. Sa gitna ng bakanting lote ay naroon ang mga tiyanak. Naghahagik-gika ng mga yon at nagtatatalon. Akala siguro ng mga yon ay mabibiktima nila ang mga taong pumasok sa kanilang teritoryo. Halos mapapikit si Megan at Elsa sa takot dahil sa anyo ng mga ito na kulubot ang muka at may mapupulang mga mata. Habang humahagik-gik ang mga yon ay panay rin ang talon at pinapalibutan sila. Hindi makapaniwala ang dalawang dalaga na sumugod sila sa gitna ng teritoryo ng mga halimaw. Samantala, sa mata ni Tata Estong, hindi halimaw ang kanyang nakikita, kundi mga kawawang bata na nangangailangan ng tulong. Nagsimula siyang mag-usal ng dasal habang inilalabas ang kanyang botelya sa bag na may lamang agwa bendita. Nagsiangil ng matinis ang tunog yung mga tiyanak at lahat sila ay kay Tata Estong na nakatuon. Hindi na nila pinansin sina Elsa at Megan hanggang sa magsabay-sabay ang mga yon na sumugod upang umataki kay Tata Estong. Agad nagbitaw ng orasyon ng albularyo na nagpahinto sa galaw ng mga tiyanak. Tsaka niya isinagawa ang pagbabasbas ng holy water sa mga nilalang. Habang nagdarasal, nagsigawan ng mga tiyanak na tila nasaktan sa pagtama sa kanila ng agwa bendita. Hanggang sa unti-unting may humihiwalay na itim na usok sa katawan ng mga yon. Tanging mga nakangiting mukha ng mga malilinis at cute na sanggol ang naiwan. Nagulat naman sila nang biglang sumulpot si Leia. Kelly, anak, nasaan ka? Tanong pa ni Leia sa mga sanggol na nakatayo sa harapan niya. Agad namang sumenya si Tata Estong na alalayan ng dalawa si Leia na agad naman nilang sinunod. Kelly, anak, nasaan ka? Muli niya pang wika habang tumutulo ang luha. Nahawi ang mga nakatayong mga sanggol at pinadaan ng may kaliitang sanggol na babae. Cute na cute ito at nakatingin kay Leia pero hindi gaanong lumalapit. Anak, patawarin mo ako. Masyado pang bata si Mami para malaman ang mga dapat gawin. Patawad din dahil hindi ko nagawang maprotektahan ang iyong buhay. Wika pa ni Leia at napahagulgul na ng iyak habang napaluhod sa lupa. Naiyak na rin si Megan at sinabing, Joseph, anak, si Mami Megan to. Nasaan ka na, anak? May isang may kalakihang sanggol ang naglakad mula sa gilid at lumapit sa harapan ng dalagang si Megan. Napaluhod na rin doon si Megan at niyakap ang anak. Pero tumagos lang ang yakap niya rito, kaya nakayakap lang siya sa kanyang sarili. Sinabi rin ito na humihingi siya ng tawad at sanay tumawid na ito sa kabilang buhay at sumama na sa mga anghel.
Matapos ng iyakan ay nakatingin ang lahat ng sanggol kay Tata Estong. Hindi bumubuka ang kanilang bibig, pero naririnig ni Tata Estong sa kanyang isipan ang hinanaing ng mga to. Nangako naman si Tata Estong na aasikasuhin niya ang pagpapalibing sa mga ito sa tamang paglibingan. Muling kinuha ni Tata Estong ang kanyang agwa bendita at binasbasa ng mga sanggol na nasa kanyang harapan. Tsaka nagsindi ng maraming kandila sa harapan. Kung ilan ang mga sanggol na naroon, ay ganoon din karami ang kandilang kanyang sinindihan. Makikita ang maaliwalas na mukha ng mga sanggol at isa-isa nang naging maliwanag na usok at unti-unting umakyat sa ere hanggang mawala. Paalam anak, mamimiss ka ni Mami. Parehong wika pa ni na Megan at Leia. Inalalayan na ni Tata Estong ang dalagang si Leia na maibalik sa ospital para makapagpahinga ito. Ikinuwento niya rin sa tatlo na humihingi ng disenteng libing ang mga batang yon. Kaya kinabukasan ay humingi siya ng tulong sa barangay upang ipahukay lahat ng mga nailibing na sanggol roon. Hindi naman sobrang hirap hanapin dahil lahat ng nailibing roon ay nag-iwan ng batong pananda sa ibabaw bilang palatandaan na may nakalibing sa bahaging yon. Tapos ipinalipat sa simenteryo. Ang labi ng anak ni Leia at Megan ay inilibing ng magkahiwalay at may nakasulat na pangalan. Pero ang ibang walang pagkakakilanlan ay magkakasama na lang sa isang nicho. Inireport na rin ni Tata Estong sa pulisya ang aborsyonistang midwife na sinabi ni Megan na nag-abort sa kanya para mahinto na rin ang ganoong masamang gawain na pagpatay sa mga inosenteng sanggol sa sinapupunan. Naging kontrobersyal ang pagkakadiskubre sa mga nakabaon na fetus sa bakanteng lote na yon. Pinagpiestahan din ng media ang aborsyonistang nahuli at ipinasara ang klinik nito. Naging matunog ang pangalan ni Tata Estong dahil sa pagkakadiskubre nito sa mga fetus. Doon na nagsimula ang paglapit sa kanya ng mga tao upang magpagamot. Pero as usual, mga kondisyong espiritwal lang ang kanyang tinatanggap at binibigyan ng payo ang iba na kumonsulta sa doktor kung usaping medical talaga ang problema. Makalipas ang isang buwang pananatili sa kabanatuan ay nagpasya si Tata Estong na lumapit naman sa Malolos, Bulacan para doon maghanap ng mga kasong may kinalaman sa kababalaghan na kanyang susubukang lutasin at manggagamot na rin sa mga taga roon na may karamdamang hindi medikal. Umaasa siya na magiging matagumpay rin ang pamamalagi niya roon katulad ng pamamalagi niya sa kabanatuan. Kilala bilang maarte at metikulosa ang dalagang si Glenda. Maarte at maselan siya sa lahat ng bagay. Kung anong kinaganda ng muka, kutis at hubog ng katawan ng dalaga, kabaligtaran yun ang kanyang pag-uugali. Mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, lalo at siya ay isang fashion model at social media influencer. Mahigit milyon ang kanyang mga followers, subscribers at fans mula sa iba't ibang mga social media platforms. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami, ay sukdulan ng sama ng kanyang ugali, lalo na sa kanyang mga nagiging kasambahay. Ayaw niya ng marumi sa bahay na kahit alikabok ay inirereklamo niya sa mga katulong kapag may nakikita siya. Isang araw, sininghalan niya ang katulong na naglilinis sa sala. Sinabihan niya itong tatamad-tamad na naman at hindi mapunas-punasan ang alikabok sa mga estante. Samantalang alas 5 ng umaga pa lang ay nagsisimula na sa mga gawaing bahay ang katulong. At umaabot yon ng alas 11 ng gabi para lang wala siyang maireklamong bahagi ng bahay na marumi at maalikabok. Ang bahaging kanyang inireklamong maalikabok ay tapos nang nalinisan ng katulong bago pa sumikat ang araw. Alikabok na lang yon na dumapo sa maghapon. Pero dahil sa pagiging sobrang masela ni Glenda, kaya wala siyang pakialam. Basta para sa kanya, dapat walang bahagi ng bahay ang may alikabok sa lahat ng oras.
Noong makadampot ng tropilo, ay pinukol niya iyon sa katulong na tumama sa mukha nun. Hindi pa siya nakontento sa kanyang ginawa. Nilapitan pa ang katulong at hinila ito sa braso, tsaka ay nilapit sa isang estante para ipakita ang manipis na alikabok na nakita niya roon. Ipinahid pa ang kanyang daliri sa alikabok, tsaka yon pinunas sa mukha ng kawawang katulong. Pinagmumuran niya yon at sinabihang baka malabo ang mata kaya hindi nakikita kung nasaan ang mga bahaging maalikabok. Wala nang nagawa ang katulong kundi ang maiyak na lang dahil sa ginagawa ni Glenda na pangmamaltrato. Walang tumatagal na kasambahay kay Glenda dahil sa sama ng kanyang ugali at mga pisikal na pananakit. Maswerte na akong may katulong na umabot ng 3 buwan na hindi nag-aal sa balutan. May mga pagkakataon rin na halos ayaw na siyang bigyan ng agency ng katulong dahil sa dami ng mga nagre-reklamong kasambahay na umalis sa kanya. Kinabukasan nga ay nag-aal sa balutan din ang nasabing katulong niya. Hindi ito nagpaalam o nag-iwan man lang ng kahit anong sulat. Nalaman na lang niya na umalis ito nang tumawag ang agency para sabihin ang reklamo ng katulong. Nangatwiran si Glenda na tamad ang katulong na yon, kaya niya napapagalitan. Pero hindi na siya pinaniwalaan ang kausap na empleyado ng agency. Dahil imposible naman na sa mahigit 10 katulong na ipinadala nila ay tamad lahat at walang kahit isa ang masipag. Sabi ng kausap niya roon na hindi na raw ito magpapadala pa ng kasambahay sa kanya at humanap na lang ng ibang agency na makukuha na ng katulong. Mabilis umakyat ang dugo ni Glenda sa ulo at pinagmumura niya yung kanyang kausap na taga-agency tsaka binagsakan ang telepono. Naisip niyang mukhang kailangan niyang humanap ng katulong sa sarili niyang sikap, hindi na via agency. Kinuha niya ang phone, tsaka nag-isip ng ipopost niya sa social media account niya. Nilagay niya na wanted 2 katulong na all around. Ayaw niya ng tamad at marumi sa bahay. Ang gusto niya ay masinop at masunurin sa lahat ng utos. Nangihingi rin siya ng NBI at police clearance. Ang pasahod niya sa all around maid na stay-in ay 8,000 pesos. Pinost niya yon tsaka naghintay ng posibleng mag-i-inquire. Makalipas ang ilang oras ay may mga nag-inquire na sa post niya. Namili siya ng 2 na sa tingin niya ay pasado sa requirements niya. Pinapunta niya kinabukasan ng 2 nag-inquire para sa screening at kung papasa ang mga ito ay pagsisimulain na niya kaagad. Inihagis niya ang phone sa ibabaw ng sofa tsaka pabagsak na naupuron. Samantala, sa bahagi naman ni Tata Estong ay naroon siya sa labas ng kanyang inuupahang bahay habang nagkakape at dinarama ang lamig ng paparating na kapaskuhan. Sa tingin niya ay medyo magtatagal siya roon ng ilang linggo o maaring mahigit sa 1 buwan. Kinuha niya ang hose na nakakonekta sa gripo at sinimula ng pagdidilig sa mga bago niyang tanim na mga halamang herbal na nakalagay sa paso. Madalas kasi ay nagtatanim siya ng mga halaman sa bawat lugar na kanyang mapuntahan. Habang nagdidilig, ay may nakita siyang lalaking tumatakbo at tumahangos na papunta sa kanya. Sinabi noon na may bata raw na mukhang nabati o pinaparusahan ng nunu sa punso. Naroon lang daw nakatira sa unahan at nagpapahanap ang magulang ng manggagamot o albularyo upang ipasuri. Dinala na raw yon sa doktor pero walang makitang dahilan ng pagkakasakit ng bata, lalo na yung bigla ang paglobo ng paa. Samantala, hindi naman yun natinik o natusok na kahit anong matulis na bagay. Hindi rin daw nakagat ng anumang insekto. Ang hinala raw ng mga magulang ay baka pinaparusahan ng nunu sa punso. Nasa bahay na raw ang bata dahil iniuwi na ng mga magulang matapos walang makitang finding sa mga doktor sa ospital. Normal daw ang mga test at laboratory nito. Dali-daling pumasok ng bahay si Tata Estong upang kunin ang kanyang gamit. Binitbit ang tampipi na pinaglalagyan ng mga halamang gamot at iba pang gamit sa panggagamot
at sumama na siya roon sa lalaking nagsundo sa kanya. Pagdating sa bahay ng bata, ay nadatnan niya itong namamaga ang mga binti at hita. Unang tingin pa lang, ay alam na niyang nanununga ito ng laman lupa. Inutusan ni Tata Estong ang mag-asawa na kumuha ng bagong katay na manok at mag-alay sa punso sa umaga bago pumutok ang bukang liwayway. Binigyan ni Tata Estong ng kwintas ng San Benito ang bata bilang proteksyon nito sa mga masasamang elemento. Binili na niya rin ang mga magulang nito na painumin ng pinakulo ang lubigan tuwing umaga at gabi pagsapit ng alasais. Pagkatapos ng gamutan ay agad na rin umalis si Tata Estong. Pero hindi muna siya umuwi. Naisipan niyang dumiretso na muna sa isang grocery sa sentro para mamili ng dilatang pang-ulam at ibang kailangan niyang pang-personal. Hindi naman yun kalayuan sa kanyang tinitirhan, kaya nagpa siya siyang lakarin na lang papunta yon. Habang namimili ay nabunggo niya ang isang babaeng mukhang sosyalera. Hindi naman malakas, yung tipong napadikit lang halos ang damit niya dahil nakatingin siya sa itaas na bahagi ng estante at may sinilip doon. Pero agad siyang sinigawan ng babae sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa na parabang pinandidirihan siya nito. Siya naman ay walang ibang ginawa kundi ang humingi ng paumanhin. Pero inirapan lang siya ng babae bago umalis sa bahaging yon. Napailing-iling na lang si Tata Estong at nasabi sa sarili na ibang-iba na talaga ang pag-uugali ng mga tao sa henerasyong ito. Masyado ng mapanghusga at mapangmata sa kapwa. Muli niya na lang ipinagpatuloy ang pamimili ng kanyang mga kailangan. Bago umuwi ay dumaan pa siya ng palengke upang bumili na rin ng bigas. Samantala, umuwi agad si Glenda pagkatapos niyang mamili sa grocery. Nagdadabog pa ito at nagrereklamo sa kanyang isipan dahil sa nabangga siya ng isang matanda na mukhang sakitin at hindi naliligo. Dali-dali niya ring tinignan ang mga suot niyang alahas at cellphone dahil baka mandurukot ang matandang yon at nagpapanggap lang na kaawa-awang matanda. Noong masigurong wala namang nawawala sa kanya, ay kaagad niya nang ipinaligo sa katawan ng alkohol para mapatay ang mga mikrobyong maaaring kumapit sa kanya matapos madikitan noong matandang mukhang hindi naliligo. Matapos gawin yon ay isa-isa rin nitong winisikan ng alkohol ang mga pinamili. Ayaw na ayaw niya talagang nagpupunta sa grocery o palengke, pero sa pagkakataong yon ay wala siyang choice dahil wala pa siyang katulong. Kinabukasan, dumating sa bahay ni Glenda ang dalawang aplikanteng kasambahay. Pinagmasdan niya ang mga ito mula ulo hanggang paa. Kinuha ang mga application forms at requirements tsaka ipinasadahang mabuti ang mga yon. Ipinaliwanag niya na clean freak siya at ayaw niyang makakita ng kahit katiting na alikabok. Sinabi rin niyang lahat ng pinamimili niya sa grocery o sa tindahan ay inaalkoholan niya. Tumango naman ang dalawang bagong aplikante. Ang isa ay si Jean na taga Malolos din at ang ikalawa ay si Rosemary na galing Aklan at kaluluwas lang kaya kailangan ng trabaho. Kinuha na ni Glenda ang mga ito at itinuro ang maid's quarter. Binigyan ng instruction kung kailan magsisimulang magtrabaho pati na ang mga house rules. Sa maghapon na yon ay napagod si Glenda sa pagpapaliwanag sa mga katulong ng kanilang mga gagawin at daily routine sa bahay. Naging maayos ang pagtatrabaho ng dalawa kay Glenda dahil iniiwasan nilang masungitan ng amo. Nabalitaan nila ang kasamaan ng ugali nito sa ilang kapitbahay na nakatsikahan nila sa labas, kaya hindi nila hinahayaang makitaan ng butas. Pero may ilang pagkakataon na kahit anong pag-iingat nila ay may nalalagpasan silang linisin. Tinawag ni Glenda si Rosemary tsaka itinuro ang nakasingit na alikabok sa gilid ng bintana. Humingi ng tawad si Rosemary at sinabing lilinisin niya yon agad.
Idiniin ni Glenda ang hintuturo sa sentido ni Rosemary, tsaka sinabihang tatanga-tanga, kaya hindi nakita yung dumi. Hinayaan na lang ng dalaga yon dahil kailangan niya ng trabaho. Subalit na ulit pa ang pamamaltrato at pananakit ni Glenda sa dalawang bagong katulong, lalo na kay Rosemary. May pagkakataong isinubsob pa niya ito sa timbang puno ng tubig o sa plangganang may sabon kapag may nakitang hindi nagustuhan sa trabaho. Hindi na natiis ni Rosemary ang pinakahuling pagbubuhat nito ng kamay sa kanya. Nagkukulot ng buhok ang amo nang pinatawag siya nito para kuhanin ang paborito nitong damit sa aparador at lantsahin. Kinuha yon ng kasambahay tsaka pinlantsa. Pagkatapos ay inilapit kay Glenda. Hindi natuwa ang dalaga sa pagkakaplantsa ng damit kaya sininghalan niya ito. Hindi pa nakontento at pinanghampas ang pangkulot na mainit pa kaya't nagtamo ng paso sa braso si Rosemary. Parang wala lang yun sa amo na tinalikuran siya. Walang nagawa ang katulong kung hindi ulitin ang pagplantsa sa damit habang humahagulgol sa hapdi ng brasong napaso. Pero nagngingit-ngit ang dibdib niya sa galit at gusto niyang gumanti. Nagtagis ang mga bagang niya. Gusto niyang turuan ang leksyon ng salbahing amo. Kinabukasan, si Rosemary ang nautusang magluto ng agahan para sa kanilang amo. Palihim niyang dinasalan ang nilulutong sopas. Matapos dasalan, ay isinalin yon sa mangkok at inihanda sa mesa. Nagluto rin siya ng pritong itlog at hotdog. Pareho din niyang dinasalan ang mga yon. Nagbilin siya sa kasamahang katulong na si Jean na huwag kakainin ang mga pagkaing inihanda niya para sa amo. Pero ang ginamit niyang dahilan ay dahil mainit ang ulo ng kanilang amo at baka magalit kapag kinain nila ang kaparehong pagkain nito. Ayaw na ayaw kasi nitong pareho ang pagkain nila ng mga katulong. Parating isda at gulay lang ang pwedeng kainin ng mga katulong. Sarap na sarap sa pagkain ng almusal si Glenda. Naubos pa nga niya ang dalawang servings ng sopas. Matapos kumain, ay umakyat na ito sa silid para maghanda sa trabaho. Maliban sa pagvavlog, ay umaalis din siya para dumalo sa mga rehearsal para sa kanyang modeling. Bago pa makaalis si Glenda, ay biglang sumama ang kanyang tiyan. Pabalik-balik siya sa banyo. Habang dumudumi ay panay ang mura nito dahil sa sakit. Minumura din niya ng pasigawang mga katulong dahil tiyak daw niyang may inilagay ang mga ito sa pagkain kaya sumakit ang kanyang tiyan. Narinig yon ni Rosemary habang naglilinis ng kusina. Napahagik-gik siya habang nililigpit ang pinagkainan ng amo. Tinanong siya ni Jean kung may nilagay siya sa pagkain ng kanilang amo. Ngunit itinanggi niya naman yon. Maghapong hindi nakalabas ng bahay si Glenda dahil sa pagpapabalik-balik niya sa banyo. Papagabi na nang kumalma ang tiyan niya. Sinadya naman yon ni Rosemary na hindi gaanong malakas ang orasyong ginamit niya rito. Kinabukasan ay biglang isinubsob ni Glenda ang mukha ni Rosemary sa tumpok ng labahing kaharap nito. Hindi makapiglas ang kawawang katulong mula sa pagkakasabunot ng amo sa buhok niya. Pilit siyang pinapaamin kung ano ang inilagay niya sa pagkain, kaya siya nagka-diarrhea. Pilit niya naman yung itinanggi at sinasabing wala siyang hinalo sa pagkain nito. Sinabi niya rin na ibinigay niya sa aso ang tira, pero wala namang nangyaring masama sa aso. Binitiwan siya ng amo, tsaka nagdabog palayo. Dinilaan naman ito ni Rosemary habang nakatalikod ang amo. Nasabi niya sa sarili na humanda ang kanyang amo dahil hindi pa siya tapos rito. Ilang araw na hindi kumakain ng lutong pagkain si Glenda sa bahay at nagtitiyaga ito sa food delivery. Hindi niya hinahayaang malapitan ng mga katulong ang pagkain dahil malakas ang kutob niyang may ginawa talaga sa pagkain niya ang kanyang mga katulong. Kaya ang ginawa ni Rosemary ay sa inumin nito ibinuhos ang galit sa amo. Nakita niyang nagtimpla ang amo ng gatas at pansamantalang iniwan sa counter
nang tumunog ang phone nito. Hindi gaanong makasagap ng signal sa loob ng bahay, kaya't lumabas ito. Doon kumuha ng pagkakataon si Rosemary para madasalan ang tinimplang gatas ng amo. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis para hindi siya paghinalaan ni Glenda. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagdating ng amo habang patakbo ito sa silid nito para magbanyo. Impit ang halakhak na pinakawalan ni Rosemary dahil sa kapilyuhan. Ilang ulit niya nang ginawa yon kay Glenda, kaya't nagtungo na sa doktor ang dalaga. Pinayuhan ito ng doktor na huwag munang uminom ng gatas at posibleng may lactose intolerance siya. Ginawa yon ni Glenda, pero mas lalong tumindi ang inis nito sa dalawang katulong dahil iniisip na sinasabotahe ang pagkain at inumin niya sa bahay. Mas lalo niyang pinag-initan ng dalawang katulong at pinagbubuhatan ng kamay sa mga simpleng pagkakamali lang. Magtitiis pa sana si Rosemary sa pangangamuhan kay Glenda, pero hindi na niya kinaya ang huling ginawa nito. Nagkamali ng pagpaplantsa si Jean sa paboritong bestida ni Glenda at nagkaroon yon ng kaunting sunog sa bandang laylayan. Galit na galit si Glenda sa katulong, kaya't pinagbuhatan niya ito ng kamay. Nakita yun ni Rosemary kaya't umawat siya, pero sa kanya nabaling ang galit ng amo. Hinawakan nito ang mainit pang plantsa na kahuhugot lang sa saksakan at ipinanghampas yon kay Rosemary. Tumama yun sa braso niya kaya't napatili siya sa sakit ng pagkakahampas ng amo at sa init ng plantsa. Nagmarka agad ang paso ng plantsa sa braso niya at tila natunaw ang balat. Nasapo niya yun sa sobrang sakit na nadama. Hindi man lang niya kinakitaan ang pagsisisi ang amo sa ginawa nito at tinalikuran lang sila ni Jean. Tinulungan siya ng kasamahang katulong sa paglalagay ng ointment sa paso niya. Nasambit niyang hindi na niya kayang magtiis pa roon kaya aalis na siya. Hindi naman siya pinigilan pa ni Jean dahil maging ito ay hirap na rin. Inaya niya ito na sumama sa kanya kaso ayaw nito dahil kailangan daw nila ng pera. Umasok siya sa maid's quarter at nagsimulang mag-empake. Hindi na siya tatagal sa lugar na yon at hindi na niya kaya ang pangmamaltrato ng amo sa kanya. Pagkatapos mag-empake ay dumiretso siya sa medicine cabinet para bigyan ng mas malalang sakit ang salbahing amo. Kinuha niya ang aspirin na madalas inumin ng amo kapag sumasakit ang ulo nito. Binuksan niya yon, tsaka binulungan ng pinakamalakas na orasyong natutunan niya sa kanyang lola. Pagkatapos niyang dasalan ang nasabing gamot, ay umalis na siya agad sa bahay na yon. Kinabukasan, nagising si Glenda na masakit ang kanyang ulo. Kaya dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kusina kung saan nakalagay ang medicine cabinet. Kumuha siya ng aspirin tsaka yon ininom. Hindi pa siya nakakalayo sa kusina nang maramdaman niya ang kakaibang sakit sa tiyan. Napahiyaw siya sa sakit at bumagsak sa lapag. Malakas ang boses na tinawag ang mga katulong sa pagitan ng pag-impit at pagdaing. Maya-maya ay sumuka siya ng berdeng likido. Hinanghina na siya sa pagsusuka at tuluyan siyang nawala ng malay. Nadatnan ni Jean si Glenda sa kusina na walang malay. Taranta itong tumawag ng ambulansya para madala ang amo sa ospital. Inobserbahan ng dalaga at dumaan sa maraming laboratory testing para alamin ang ugat ng diarrhea nito ng ilang araw at pagsusuka. Tinanong ng doktor si Jean kung ano-ano ang mga kinakain ng amo at ano ang huling ininom. Inilabas ni Jean ang aspirin na nakita niyang nakabagsak sa lapag malapit sa amo. Kinuha yun ng doktor at sinabing ipasusuri ang laman nun. Matagal din ang hinintay bago lumabas ang resulta. Walang nakitang kahit anong problema sa laboratory test ni Glenda, maging sa ininom nitong aspirin. Normal din ang ultrasound at CT scan nito. Naisip ni Jean na humingi ng tulong sa albularyong gumamot sa kapatid niyang nanuno sa punso.
Alam niyang hindi lahat ay naniniwala roon at maging ang amo. Pero wala siyang ibang maisip na pwedeng makatulong dito. Lumabas siya ng ospital at pinuntahan si Tata Estong sa bahay nito. Nagkataon na nasa harap ito ng inuupahang apartment at nagdidilig ng mga halaman sa paso. Agad nitong sinabi ang sitwasyon ng amo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tata Estong. Kinuha niya ang tampipi tsaka sumama kay Jean patungong ospital. Pagkarating sa ospital ay naabutan nilang panaysuka pa rin si Glenda. Inaalalayan ito ng nurse habang dumuduwal sa malaking planggana na hawak ng nurse. Sinabi ni Tata Estong na hindi ganoon kalakas ang orasyon na ginamit para parusahan ang amo ni Jean. Ang simpleng panlalaso na orasyon ang ginamit para taniman ng sakit ang amo ni Jean. Akmang tutulungan na niya ang dalaga nang bigla itong nagmaldita nang matigil ito sa pagsusuka. Ano raw ang ginagawa ng matandang mukhang walang ligo at punong-puno ng mikrobyo sa katawan sa silid niya gayong private room yon? At bakit nagdala ang katulong ng estranghero? Ipinaliwanag ni Jean sa amo na isang albularyo si Tata Estong at kaya nitong pagalingin ang sakit niya. Muling nagalit ang babae sa tinura ni Jean at sinabing hindi albularyo ang makakapagpagaling sa kanya. Pinalabas sila nito sa silid. Napahinga na lang ng malalim si Tata Estong. Naalala niya na ang babaeng amo ni Jean at ang babaeng nagsungit sa kanya sa grocery ay iisa. Tinanong nito si Jean kung ganoon ba talaga ang ugali ng amo nito. Sinabi naman ni Jean na oo. Sobrang sama talaga ng ugali nun at mapanakit sa kanilang mga katulong at ang huling sinaktan ay si Rosemary na hinampas ng mainit na plancha. Ang hinala nito ay ang kasabayang katulong na si Rosemary ang may gawa ng nangyayari sa amo. Kinipkip ni Tata Estong ang tampipi sa kilikili. Sinabi nitong hindi siya manggagamot ng taong ayaw namang magpagamot at sa tingin niya ay nararapat lang ang kaparusahang natamo ng amo ni Jean dahil hindi maganda ang ugali nito. Hindi pinapaboran ng matandang manggagamot ang mga tulad ni Glenda na nananakit ng kapwa lalo na ng mga kasambahay. Pero nakiusap si Jean na bigyan pa ng pagkakataon ng amo at subukang pagalingin ito. Baka sakaling kapag nagamot ay matuto na at magbago na ang ugali. Napabuntong hininga si Tata Estong bago ibinaba sa upuan ang tampipi at kumuha ng dahon ng lubigan. Iniabot yon kay Jean tsaka ibinilin kung paano ilalaga at ipapainom sa amo nito. Binigyan din nito si Jean ng crucifix na ilalagay sa ilalim ng unan ni Glenda. Umalis na si Tata Estong at tinayaan ng dalaga na alagaan ang amo nito. Sinunod ni Jean ang lahat ng habili ng matandang manggagamot. Ginamit ang cup heater na nasa silid ng amo at doon inilaga ang halamang gamot. Nang kumulo yon, ay pinilit ang amo na inumin yon para agad na gumaling. Dahil sa matinding pagsusuka at sinabi ng doktor na walang makita na findings sa kanya, ay kinuha ni Glenda ang baso na may halamang gamot tsaka inubos ang laman nun. Inilagay din ni Jean ang crucifix sa ilalim ng unan. Ilang saglit ang lumipas ay tila nagdahilan lang si Glenda sa sakit nito at tuluyan ng tumigil sa pagsusuka. Hindi rin makapaniwala ang mga doktor at nurse sa bilis ng paggaling nito. Pero sinabi ng doktor na manatili pa si Glenda ng isang araw sa ospital para maobserbahan kung magtutuloy-tuloy na ba talaga ang pag-ayos ng pakiramdam niya. Baka kasi temporary lang at muling bumalik. Pagkaalis ng doktor ay ipinaliwanag ni Jean sa amo na sa albularyo nagmula ang halamang gamot na ipinainom niya sa kanya at ang crucifix na nasa ilalim ng unan nito. Yon ang dahilan ng kanyang paggaling. Nagsabi naman si Glenda kay Jean na gusto niyang makausap ang albularyo para mabigyan nito ng perang kabayaran sa ibinigay nitong halamang gamot. Pero sinabi ng katulong na hindi nagpapabayad ang matanda. Sumagot naman si Glenda na, "Everyone has a price. The only question is how much."
Wala nang nagawa pa ang katulong kundi ang sundin ang utos ng amo. Pinuntahan ni Jin si Tata Estong sa bahay nito para ayain ulit sa ospital at gusto raw itong pasalamatan ng amo. Tumanggi ang albularyo at sinabing may mga taong dapat matuto sa kanilang pagkakamali. Wala na ring dahilan para magkita pa sila ng amo ni Jin, gayong magaling na ito. At sinabi niya rin na alam niyang hindi na magbabago ang pagiging masama ng ugali ng amo ni Jin, kaya dapat habang maaga ay maghanap na siya ng malilipatang amo. Pagkabalik sa ospital ay sinabi ni Jin kay Glenda na hindi na nagawang mapasama ang matandang manggagamot at kung tungkol naman sa bayad sa paggamot ay hindi talaga yun tumatanggap ng kabayaran. Umirap lang si Glenda at sinabing, "His loss. Pera na ayaw pa." Tapos tinalikuran na ang katulong na si Jin. Kinabukasan ay na-discharge na sa ospital si Glenda dahil maayos na talaga ang pakiramdam nito. Inasikaso ni Jin ang amo hanggang sa makauwi yon. Pero hindi pa rin nagbabago ang ugali at pakikitungo sa kanya bilang isang katulong. Tinatarayan at patuloy ang mga insultong pananalita ang lumalabas sa bibig nito araw-araw. Sa kanya ay binubunton ni Glenda ang galit kay Rosemary. Ang tingin daw nito ay yun ang may gawa ng pagkakasakit niya. Umabot na sa puntong sinasaktan na rin si Jin ng amo, kaya hindi na siya nakatiis pa. Napagtanto ni Jin na hindi pala talaga uso ang character development sa ibang tao, tulad ng sinabi ni Tata Estong na hindi magbabago ang ugali ng amo niya. Ni hindi nga siya nito pinasalamatan sa pagtulong niya rito noong magkasakit. Nag-alsabalutan si Jin at iniwan ang amo. May hangganan din ang pasensya niya. Ilang araw ang nakalipas ay nabalitaan ni Jin na nademanda si Glenda ng pananakit at pang-aabuso. Inireklamo ito ng mga naging katulong noon na nanggaling sa agency. Kumalat din sa news at social media na ang influencer at model na si Glenda ay isang abuser at beater. Napanood ni Tata Estong sa TV ang tungkol kay Glenda at sa mga reklamo ng mga naging katulong nito na pananakit at pang-aabuso. Nasambit ni Tata Estong, may mga kasalanan sa batas ng tao ang dapat na magparusa tulad sa kaso ni Glenda. Kaya kahit pamasama ang ugali nun, ay tinulungan niya pa rin na gumaling. Pinatay na ni Tata Estong ang TV, tsaka lumabas ng bahay para diliga ng mga tanim na halamang gamot habang siya ay nagkakape. Hanggang dito na lang muna ang kwentong ito na tungkol sa paglalakbay ni Tata Estong sa iba't ibang lugar upang makapanggamot ng mga may karamdaman at sugpuin ng mga masasamang nilalang na kanyang makakainkwentro. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran ni Tata Estong, ang mabait at magaling na albularyo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Thank you.